And four essay checks, November 4, Sheraton Hotel Luxury, listening. Magandang hapon mga kabisyo and welcome to Radyo at Kape Episode 4. Ako po si Jay, also known as Owen, with the amateur call sign Delta Whiskey One, Sierra Eco Romeo. Bumabati po na isang magandang araw. Stay safe po sa lahat. At yun, papasalamatan ko na agad po ang lahat ng nanonood. Kasi nung nagsimula kami, halos syempre parang hindi pa namin alam kung saan pupunta itong talk show na to. Pero ngayon po, nararamdaman na po namin ang inyong presensya. So maraming salamat po. Huwag po kayong mahihiyang mag-comment. At gaya po ng lagi namin sinasabi, hindi po kami expert. Siguro may natutunan lang po kami na gusto rin namin ma-share sa inyo. And kung mali man po ang natutunan namin, huwag po kayong mahiyang i-correct kami. Kasi yun nga, sinasabi namin na hindi kami expert. Hindi rin lahat na nagturo sa amin ay tama. Kumbaga na-way lang namin kung ano yung tama within the borders ng standard at yung mga best practices. Kaya yun, samahan niyo po kami ulit sa isang araw ng kwentuhan. Ipapasa ko ang bola kay Tito Nash. Ayun, magandang araw mga karadyo. This is Nash, amateur call sign N4SHX, also known as 4Echo 1 Foxtrot Lima Delta. Yun, babati na ko sa inyo. Magandang araw po. And welcome po to another session of Radyo at Kape. And today, maganda yung topic namin. Hobbies within the hobby. So anyway, ipapasa ko ngayon yung bola kay Kuya Kiko para yung pagbati niya ngayon. Then, aside from greeting you all, a happy weekend, ay sana wala kayong ugot sipon. Kasi malasa pa sa ngayon. Well, hindi naman kaila sa lahat na lahat tayo dumaan sa ugot sipon from December to January. Kaya hoping na lahat kayo ay walang ugot sipon. Kalaman si Juice lang po. At this is Delta Victor 1 Kilo, handle is Kiko. At welcome to our episode 4. Balik ko sa iyo, Tito Angelo. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Mukhang ako ay mayroong konting tira ng aking sakit mula nung nakarang linggo. No? So ganyan naman tayong lahat eh. Kasama na sa buhay natin yan. Kung may sakit man kayo, sana mabilis lang lumipas. Anyway, magandang araw sa inyo. This is Angelo with amateur call sign 4I1REC, also known as November 2 Romeo Alpha Charlie. And exciting ang ating topic ngayon kasi nga madalas na yung mabanggit ng mga nakarang linggo na within the amateur radio or within the radio hobby itself or radio service, maraming napakagandang mga sub-interests ano, na pwede natin gawin. Kaya wala tayong dapat pag-awayan kasi may mga kanya-kanya tayong hilig, kanya-kanya pwedeng gawin. So, para panimulay, balik natin kay Nash ang program para sa ating ano ngayon, topic na yun. Over to you. Buhang wala kang audio, Nash. Ayan, sorry. Ayun. So katulad ng madalas naming sabihin, itong hobby na to is not just kyaw-kyawan. Although majority sa atin mahilig sa kyaw-kyawan, na mahilig to make contact, to make kwento sa ere, pero meron din tong iba't ibang aspeto tong hobby na to. So iisa-isahin lang natin, meron tayo diyang contesting, meron tayo mga kasamahan sa pagraradyo na mahilig sumali sa mga competition, meron tayo mga DX Century Club members na 100 na countries na yung nakausap nila, and these are confirmed contacts. Tapos meron din tayo dyan mga mahilig sa field operation, yan katulad ni Angelo at saka ako, mahilig kami mag field operation. Ito hindi ko lang alam kung sino, meron pa ba sa atin nagko-collect ng QSL card? Kami madami pero hindi para sa akin, para the X1PUP. Ayun, so may mga nagko-collect din ng ano ng QSL cards. So yung QSL cards para tong equivalent natin ng QSL card. Ayun, parang postcard. Pero parang, sa in radio hobby parang calling card natin. Calling card. Oo, may mga details nung radio station mo, may details nung amateur call sign nung nakausap mo at saka yung bansa niya. At saka yung grid locator kung saang parte siya ng mundo, kasi parang pwede mo i-measure kung gaano kalayo yung DX mo. Pag sinabing DX sa amateur, ibig sabihin is distance. Tapos nandiyan din yung mga DX expeditions. Meron na bang sumali sa atin dito, DX expeditions? Ako pangarap ko yan eh. Yung pupunta ka sa isang island tapos mag-ooperate ka doon one weekend. Nasa bucket list. Wala po. Hindi ko pa na-experience eh. Tapos ayan, operating for awards, then satellite communication, QRP, low power. Ayan, mahilig ako talaga sa QRP. Favorite ko yan. Mobile operations, VHF, UHF, Earth, Moon, Earth.
Ewan ko kung meron sa atin dito na ganun naka-advance yung knowledge na nag-try na mag-moon bounce. Meron na ba? Wala pa? Wala pa yan. Ako, hindi ko pala natatry. Hindi natin alam, baka meron na. Kasi pero sa dami ng antenna users, antenna builders natin, meron na siguro niya, hindi lang natin na alam. Diba? So later, ano, we'll talk more about this. Isa-isahin ko lang at saka medyo mahaba to. Karamihan sa amin, more or less, one or two of these hobbies we do or we get inclined to. So meron ding vintage radio collecting and restoration. Meron ding direction finding, yung tinatawag natin na fox hunting. And maybe kung merong, yung mga kasama ko dito, kung meron silang experience sa fox hunting, maybe they can share. We also have public service. Of course, hindi mawawala yan dahil ang amateur radio is a public service on its own, especially sa panahon ng kalamidad. Then we have netting, home brewing, Morse code or CW. Meron tayo yung favorite natin, mga karadyo, yung EV at saka events. Hindi pwedeng wala yan. Alas lahat. Lalo na pag ano, pag alam natin may mga YL, oh, 'di ba? So so yung mga EV at saka events. Then we also have digital radio. Marami sa atin sa mga kasamahan natin ngayon nahihilig sa digital radio, nagbi-build ng mga Pi Star nila, mga hotspot, APRS na mga equipment to send those packets online. Then of course, we also have Elmering. Meron tayo dito mga matatanda na sa pagraradyo na ang hilig din naman ay magturo at mag-share ng knowledge sa mga kabataan. So without further ado, ipapasa ko kay Kiko and maybe he can talk more about his experience with the hobbies within the hobby. And later, I'll share mine. Okay, let's start with the simplest hobby. Ako kasi, since very limited ang time ko lumabas, mag-explore, build that table myself for radio purposes. Ngayon, ang mga sample ng mga activities na I've dive in is into the small devices that incorporates radio into the internet, radio communication through portable or hotspot or TMR. So, kalimitan sa mga ginagawa ko ngayon, hindi ko masabing Internet of Things, ha? But it's small devices like Raspberry Pi, Zero PIs, Android. Yan, tinatry kong what they call this, interface. Yan. Ayan, tulad ng hawak ni Tito Nash, that's a hotspot. Yan ang mga kinakahiligan ko ngayon. If I may share Tito Nash and the other guys, maraming dumaang radio, pero hindi naman lahat akin. Because I wanna test their interoperability. Why? Kasi may DMR, may C4FM, may P25 pa at D-Star. So, medyo broad. In our hobby sa radyo, hindi lang isa ang ating pwedeng pag-usapan o pagtuunan ng pansin or yung interest nasa iyo din. Kasi ang daming modes, definitely depende rin also sa budget. Tutuwan ang dating concern ko. Bago ako nag-dive in through sa DMR, which is more affordable kasi medyo mababa ang presyo kung pumunta sa ibang modes ng digital radio. Now, aside from digital radio, I've verged into the small things. Not necessarily Internet of Things, pero yung mga small devices. So, meron akong small PC dito na kaya kong mag-connect via Winlink. I have a small PC for Pocket, JT68, mga iba-ibang modes. Yung bang hindi ka na magbibit-bit ng buong desktop o isang computer para lang makapag-communicate in a certain way. Now, in terms of having those devices, nabibuild up yung knowledge ko or yung skill ko din into electronics, which is a basic also in radio enthusiasts. Why? Kasi if you need to repair or if you need to troubleshoot something, you need also to basic knowledge of electronics. So, hindi ko sabing expert ako sa electronics, ha. I'm still learning at this stage pa din. Ilang years na ako nagra-radio pero marami pa rin akong natututunan sa araw-araw or sa every time na I check with other devices. Kasi never growing naman ang learning, eh. Ayan, yan lang na may share ko sa inyo. At dapat pagtuunan nyo din ng pansin ang learning nyo. Don't be stagnant on what you have right now. Napaka-broad ng electronics. Aside from electronics or let's say in the radio, I'm to volunteer activity also. So from time to time,
I tend to go outside with certain groups to teach basic operations. Bakit ko tinuturuan ng basic operation yung mga baryo-baryo? Kasi hindi mo alam kung kailan mo i-communicate o kailangan nila i-communicate yung certain scenario during for disaster. Yeah, I would like to inform you also, I'm a disaster preparation enthusiast. So I tend to share any disaster information that I have, validated information. Bakit ko sinabing validated? Kasi internet is very broad. Masyadong maraming fake news. So I tend to share what only that came through the funnel of the OCD or NCC and DDMRC. For now, just lang, diyan ko muna ipuputuloy ng aking sharing. Ipasa ko kay Tito J. Teka, may follow-up question ako bago mapasa ko kay Kuya J. Meron ko sa akin sinend para na picture yung may parang map tapos nakalagay DV1XWK. Nakita ko dito parang ano ba to? Satlink ba to? That's actually a ham radio application in Raspberry Pi. Okay. It's something an satellite tracker na pinagawa sa akin ni Tito Percy. Shout out kay Tito Percy. Next time interviewin natin siya for ISS or satellite communications. Siya ang itatap natin. Now, yung ham clock na yan is just actually a ham PI. It helps track you. You need to just enter your location. Tapos tutulungan ka niyang inform ka if there is a satellite coming on your area or your, what do you call this? Parang yung curve na kadaan pass-through. Yun. Pass-through ng isang satellite. Which is actually very nice kung mapapakinggan nyo. If you want to learn about it, siguro next time sa session sa ating interview natin sa Tito Percy. Okay, okay. Sige. Yun lang, nakita ko lang kasi yung pictures na sinend mo sa akin. Sabi ko, nakurious ako ano to kasi hindi pa ako nagkaroon ng interface na ganito. Sige, pasa natin kay Kuya J. Magandang hapon. So, nabanggit yung mga hobbies within the hobbies. So dadaanan ko lang pero hindi ko to hobby ah. Like yung QSL cards. Marami tayong QSL cards. These are QSL cards ng DX1 PUP. Actually, hindi lang ito. Ito ganito siya karami. Yan. Wow! Pag binilang nyo, siguro almost 500 tablets to. So, ganun ka sipag ang DX1 PUP dati sa DXing. Plus, nagkaroon na ng isang DXpedition sila. Kaya lang, doon kami nagka-start ng kaproblema dahil nga mga estudyante, tapos pupunta sa isang island. So, as a parent, dahil may anak na ako, lagi ko ina-explain sa kanila, liability pa rin kayo ng eskwelahan at yung magulang nyo, siguradong hindi alam kung ano yung gagawin nyo lang, kaya kayo nag-inter-island. So, pero as a hobby, kung gusto mo talaga, maganda yung DXpedition. So, dalawa. So hindi ako masyado nagsusuport ako DXing, lagi ako nandoon titingin-tingin lang. Kaya lang may ano talaga yung may expertise talaga na ano yung talas ng tenga, kailangan talaga kakaiba siya. So maganda siya, meron kaming mga kasamahan talaga na sobrang yun yung hobby nila. So ako, alam ko lang siya pero hindi ko siya talaga yung hobby within the hobby. Kasi sa atin, ang sinasabing hobby within the hobby, sa loob ng pagraradyo, ano pa yung mga nagiging hobby natin? Nakakahiligan. So, isa sa mga ano, yung radio collection, hindi pa, kasi pag sinabing vintage, ang sabi sa ni Google, 50 years and above. So, classic pa lang, nasa classic stage pa lang. So, mahilig ako mangolekta na yun, mga ganitong kalumang radyo, ganito. Na ang gusto ko in pristine condition at tawag dito, working, luma, ginagamit ko siya. Maliban dyan, mahilig din ako sa restoring. Nung napanood nyo ang YouTube channel ng PUP Ham, yung Radyo at Radyo, nag-share ako doon ng pagre-restore ng iPad kasi yung pag sa tagal, nag-yellowish, dumudumi. So may na-discovery kong style or pag-re-restore na pwede nyo siyang paputin ulit, pabalikin. So maliban dyan, yun, ano pa ba yung mga... Mahilig din kami sa antenna building. Siguro halos lahat naman tayo. Ewan ko, nung panahon namin kasi, ang simula talaga, dipole. Pag last noon, magkakaroon na ng element. Yan, yung mga yagi. So yung yagi kasi yung pinaka...
noong time namin, ah, pinakamadaling gawin kasi ang daming available na measurement na pwede mo na kopyahin na lang. Tapos, yun, madali rin bumili ng materials niya. Yun, tapos, ang isa pa sa kinahiligan ko ngayon is yung digital radio. Aminado ako, gustong kong mag-try mag-HF sa bahay, kaya lang limited space, hindi ako makapagkabit ng masyadong malalaking antena. Siguro in the future, pag maganda na yung roof namin, kasi medyo matanda na yung bahay, baka magpalagay ako ng hex beam. Tsaka lang ako siguro makakapag-HF radio. Pero ngayon, since kung ang gusto ko lang naman eh long distance sa QSO, nasa DMR ako. DMR, yun. Always naka-monitor ako sa top group 9-1, tapos may sarili kami top group. Yun. Medyo doon ako nakapago. Sa event naman, supportive ako pero hindi ako addict. Pero meron tayo mga kilala ng, lalo nung panahon ng 90s, na ako po, Diyos ko, halos lahat ng makausap, ini-EB. Kaya naka-experience naman tayo ng ano, EB na actually maganda yung EB. Meron kang lagi siyang surpresa nung dati. Ngayon kasi may Facebook na madali nang madiscovery kung sino yung kausap. Dati kasi magugulat ka, kausap mo pala mayor, anak na kung sino-sino. Tapos yung mga humble lang pagkausap na akala mo ganito. Pero malalaman mo in real life pala ganun. Tsaka dati, may mga naka-EB na kaming artista talaga ng mga nagra-radio. Pero hindi siya yung one-on-one EB. Ngayon, may group EB o ano ba tawag dati doon? Yung maramihan group EB na... Yung mga Grand Eyeball. Grand Eyeball. Yung Grand EB. Yan. Minsan, kasi, da-drop by sila. Di ba si, ano, si Senator Soto, amateurista yan? Sino pa ba mga... So, marami tayong amateurista na ano eh, na mga nasa either government at saka nasa public service at saka mga artista din. Kasi nung 80s, 90s talaga, yun lang yung medyo sikat na form ng communication eh. Itong two-way radio, wala pa masyadong para cellphone. Yung landline, medyo limited area lang. So, kaya talagang sikat na sikat dati yung ano yung two-way radio. So, yun lang. Ako, yun lang naman ang aking nakakahiligan. More on kuting-ting. Hindi ako to the level na ano na nagre-repair ng papel ng pyesa. Actually, hirap na rin ako humawak ng soldering iron. Lumalabo na rin ang mata. Lalo ngayon, ang liliit na ng pyesa, di ba? Yung mga... SMD. SMD, mga surface mount device. Talagang kailangan mo ng magnifying lens tsaka ng steady hands. Kasi pag nagkamali ka, kung ano yung gagawin mo, madadagdagan yung... Parang ano yan, pare. Yung 991 ko, nung binugsan ko, tutuliin ko, nakita ko mas maliit pa sa yung mga sirkito niya, nililiit eh. Tapos nung nagkamali ako ng susolderin, namutla ako eh. Di ba? Actually, magandang experience siya na malalaman nyo na mas magastos mag-homebrew pag-aralan na ikaw mag-buting tingin sa ipagawa mo na lang. Kasi minsan, ang liit lang ng sira, alam mong gagawin, lumalaki. Dumadami yung problema. Pero maganda rin yun na kasi may times talaga na ano eh, na like ngayon, pandemic, hindi ka makalabas, hindi open yung mga stores for repair. At least yung mga minor na pwede mo na ikaw na gumawa, eh magandang matutunan din. So, isang magandang ano yun, isang magandang hobby within the hobby. So, dito na, sigaw ba kasunod? Hindi, si Kuya Angelo. Okay, so napaka-interesting ng mga ano nyo. Napakahaba pa lang ang listahan ng mga interest na yan. Ako naman masasabi ko na most of my sub-interests in amateur radio also come from prepping, from being prepared for anything. As with Kiko said, it's more of ano eh, hindi siya yung some kasi are more of into doomsday prepping, ano, more of I can say somewhat into paranoia ganyan, or maybe sobra namang hindi rational. I mean, pasyentabi na lang po sa mga ano, sa mga who are into that. So ako, kami, we are more into, you know, practical things. For example, having enough supplies in your stock for, you know, for let's say kung nagkabagyo, di ba? Or kung nagkaroon ng earthquake at mawala ng supply, di ba? Di ba gaya ng mga nakalang nangyayas sa Visayas area? And yung mga pag-grow ng sarili mong food, ganyan, sustainability. So, isang aspect na rin yung communications. Doon nagsimula eh, yung si aking late wife, nung nabubuhay pa siya, sabi niya sa akin, di ba nung bata ka, mahilig ka sa radyo?
bakit hindi mo ulit subukan ngayon? So yun, sabi ko, si XYL ko ang nag-encourage siya ay mag-radio ulit. Kaya hindi po totoo na mga XYL ayaw sa pag-radio. So anyway, ayun, so nagsimula ako ron. So lahat ng most of my interests ngayon, na 80%, come from that. Kumbaga, yung testing and building and maintaining gear that I know will be useful pag gantong panahon. So sa mga listahan na yan, isa na dyan, sinabi ni Nash kanina, field operations. So sa go bag ko, may radio doon lagi na portable na merong alternate battery power. Meron din ako nung pinakita ko last week na HF go bag. So sa isang backpack, ando na yung aking HF radio, may baterya, merong antenna na pwede kong isabit kung saan man. Pagka nagkaroon ng emergency or disaster, pwede ko siyang gamitin after to coordinate, you know, to communicate and coordinate. And then meron din ako nung ano eh, let's see, ano ba? Well, aside from that, ano, ibang interests ko rin would be, I can say, QRP. Dumaan din ako dyan. Masakit sa ulo yan. Pero pag na-achieve mo yung gusto mo mangyari, matutuwa ka at 5 watts out from Luzon to Mindanao. At 5 watts out ka from Philippines to Indonesia, Philippines to Malaysia, Philippines to whatever other country, kung kaya pa. It's all about the antenna. So nagka-interest din ako sa ano, mobile operation, yung kotse, iba-iba tinatay kong radyo, ino-optimize ko kung paano anong klaseng antenna ang maganda, anong klaseng setup ang maganda, kung paano mo gagawin yung radyo mo na hindi siya hirap makita sa kotse, di ba iba, hihiwalay mo yung ulo niya, ganyan. Pati HF, nasubuhan ko na sa kotse HF eh. So nasubuhan ko na rin yung ano, isa sa mga nag-interest ko, yung APRS, packet radio siya, old school na digital radio siya, 1980s pa lang, may APRS na. So ito yung may ano, may text messaging, sa meron siyang positioning, hindi tayo nakikita. Tsaka text messaging sa radyo mismo, ano? So, nalabi ko na sa mukha ko. Ayaw eh. Nag-blur. So, sa radyo mismo, you can actually send text messages and you can send positions, you can send telemetry from your radio. For example, ito, may mga text messages na napapadala sa akin or sa, sa group, ano? Yan. So, meron akong DigiPeter na kaseta sa bahay para yung mga portable na radio, makakapag-transmit ng packets and text na ba-bounce off sa DigiPeter and nakakonect sa internet. So, pwede siyang may back call sa internet para, kasi nag-jump yun eh, from one DigiPeter, jump, jump, jump. Pero kung gusto mong international, DigiPeter connect sa internet. So, yan. Nabanggit na natin yung internet, interested din ako sa digital side of the hobby rin, ano? Na una ako mag-interest sa C4FM kasi medyo mas straightforward siya. Nagka-interest din ako sa DMR, pero masakit sa ulo ang DMR kasi ang dami mong kailangan isipin na code plug programming. However, nung nadiscover ko yung custom firmware, nag-participate din ako sa paggawa ng documentation OpenGD 77. Minor participation naman kasi yun ang expertise ko eh. Content, editing. So, I helped edit yung manual ng OpenGD 77 before, which simplifies DMR usage and programming for the end user. Isa pa, alam ko, very highly contested sa amateur radio ito. I also deal with server side, the server side aspects of digital radio, yung paggawa ng bridges. For example, DMR to C4FM bridge, o yung paggawa ng sa cellphone mismo, pwede kang mag-radio sa cellphone, yung tinatawag nilang, isa na rin yung ROIP, at isa na rin yung tinatawag nilang, ito, DB switch to. So yung DB switch, yung radio ko nasa server. Yan, dalawang side yan. Meron yung All-Star Link. Meron yung tinatawag na DV switch. Ano? So yung DV switch, it's yung, di ba gumagawa ng hotspot si Kiko at si Nash? Yung hotspot mo, wala siya sa device. Nasa server siya. So ngayon, yung QSO, pwede siyang diretso sa application sa DV switch. So papasok siya sa cellphone, server, babato siya sa repeater o kaya sa hotspot. So kahit paano, mayroon pala siyang RF, mayroon pala siyang digital stream. So actually, isang magandang usapin yan kasi marami yung sasabi na, hindi naman radio yan kasi internet yan. Diba? So it's it's an interesting topic to discuss. So pwede natin isama yan sa next time natin, yung architecture, yung basic architecture. Huwag natin in detail kasi masyadong malalim. Nabamit ko lang. So yun lang, so sa listahan na yun, ako kasi, I do not really stick into one. Although, yun, pag na-achieve ko na yun, parang gusto mo maghanap ng iba. Pero hindi naman necessarily iiwanan mo yun, ano? So, ngayon, hindi ako masyadong active sa DMR, sa C4FM.
kasi nag-explore ako sa HF. And then, I started studying Morse code. So, nag-participate na ako araw-araw, halos araw-araw, sa ano, local na DUCW.net. So, it's on, ano, on 7.102 MHz every 4 to 5 in the afternoon, Monday to Saturday. Meron din sa 8 sa VHF, meron din sa 145 MHz, 7.30 in the evening naman yun. FM naman yun. So, more of, ano. So, it's like learning a new language, yung, ano, Morse code, yung CW, ano. So, yun nga, gaya ng, like what I mentioned, hindi static eh. It, ano eh, you find new things to do, new things to explore. Alam mo yun, parang hindi ka mauubusan ng interest, hindi ka mauubusan ng tao na magiging Elmer mo or minsan sila naman yung gaguide mo, di ba? Para mas mag-explore sila. Okay, so I think nag-explore si Kiko and si Owen. Ikaw naman, Nash, ano pa ba ang ano, mga interest na pwede explore? Interest? Actually, more on hindi interest pa rin, nabaliw ako eh. Medyo nabaliw ako eh. Explain ko bakit ha. So nakita niyo tong mic na to. Ayan ha, this mic. So napunta ako dun sa, after kong magbumili ng first radio ko, napunta ako dun sa audio. Alam niyo ba yun? Yung pag, yeah. Yung gusto mo maganda yung audio mo. So tangina, dami, napamura ako. Talaga dami ko nabiling ano, dami ko nabiling mic. So pakita ko lang yung mga mic na nabili ko. So ito yung lagi kong ginagamit ngayon. So this is my Astatic President Eagle. So this is a vintage mic, 1940-1960. So makikita nyo may logo ng eagle yan. Tapos hindi pa yan dyan nagtatapos. Nagkaroon pa ako ng Night Eagle. So wow. May Night Eagle tayo. Tapos meron din akong, ito yung kinagalitan ako ng misis ko kasi dumami. Nagkaroon ako ng Silver Eagle. So, meron din na agila yan. Then, finally, yun nga, pag collector ka kasi, minsan di mo mapigilan sarili mo eh. Pag may nakita ka na gusto mo, binibili mo. So, ang katulad yan, ito, this is 1993, 100 anniversary ng na Diamond Eagle. So, it has a gemstone. Medyo nahilig ako sa pagkukolekta ng mikropono. So, nung nagsimula ako, dyan ako nabaliw. Tapos, yan, katulad nila Kiko, nagsimula din ako sa mga hotspot. Kasi syempre, when you get into the hobby, hindi ka naman biglang tatalon sa HF eh, di ba? Parang ano yan eh, wala kang, nag-explore ka pa lang. So, nagsimula ako sa mga hotspot, sa C4FM, yan, sa ganitong hotspot. Tapos, ang una kong naging mentor dyan si, ano, si DU1YQ sa C4FM. Tapos, in-explain niya sa akin yung concept ng code plug. Tapos nag-research ako about building Raspberry Pi. And maniwala mo kayo sa hindi, nung time na yun, wala pa akong lisensya. Nakikinig lang ako sa Talk Group 91. I was just listening. Pero mas nauna pa yung knowledge ko sa pag-build. Tapos to the point na minsan nahihiya ako kila Kuya Ramon. Kasi may nagpagawa sa akin ng hotspot, ipoprogram yung hotspot. Sila lahat lisensyado, ako yung magpoprogram. Inapag-utosan ako. Eh, syempre, nag-uusap-usap sila. Ako hindi ako licensed. Tapos ako yung nagpo-program ng hotspot. Medyo nakakahiya ng time na yon. Pero malaking utang na loob ko doon kasi without those hams na nag-accept sa akin kahit hindi pa ako lisensyado, I wouldn't be licensed eh. Kasi ano yun eh, you get what you, ano eh, you receive what you get eh. Diba? Parang kung ano yung binigay sa'yo ng ibang tao, yun din yung isi-share mo sa iba eh. Without them, probably hindi ako naglisensya. Kasi syempre, kung masama yung na-experience mo, hindi ka, magpapadalawang isip ka kung gusto mo bang pasukin. Tapos, mga nakahiligan ko ngayon, even now, nakahiligan ko is portable operation, QRP. So, ito lagi ko itong bit-bit kahit saan ako magpunta. This radio, my ICOM 705. Ito, madalas yung tumakita doon sa mga videos ko. Usually, papara ako sa gilid ng highway. Maglalagay ako ng antena sa kalsada. May dala akong bus, tapos mukha akong siraulo doon. Then I'll try to make contact using 5 watts. Sa akin, pinaka fulfilling is yung mobile operation, QRP operations. Tapos ngayon, katulad ni Angelo, nahilig din ako sa CW, sa Morse code. So, teka, may tanong si Kiko. Kiko, may tanong ka. Between sa mobile operations yun ni Angelo, ito kalimitan tanong eh. Kasi maraming, sigurado HF, hindi lang basta antenna yan. So, hindi ba kayo napapara? Hindi ba kayo nahihintuan? Like, just a quick ano lang, run. Para kasi yung iba yung interesado eh. Pero how fun it is to have mobile operations. Mobile operation ako pare. Tatlo kasi yung antena ko sa kotse.
So, isang VHF, UHF sa harap, doon sa may hood ng kotse. Tapos sa bandang likod, meron pa akong isang maliit na VHF, UHF. Yung 19 inches lang na haba. So, quarter wave na antena. So, yun yung gamit ko. Pero meron ako pare na antena na HF. Yun yung nakalagay sa gitna nung pickup ko. So, yun pare, siguro mga 2.5 meters yung haba ng antena. Tapos may coil at saka meron siyang trap sa gitna. Tapos may balloon siya sa ilalim. Yun pre, pag dumadaan ako sa checkpoint, kinakamusta ako ng police. Sabi sa akin, sir, ang dami yung antena para sa niyan. Sabi ko, hindi po sir, mature ako tapos labas ko lisensya ko. Tapos minsan naman, experience ko, napara ako sa checkpoint. Hindi na ako pinalusot sa akala ko paparahin ako, hindi ako pinalusot doon sa checkpoint. Pinadaan ako dire-diretso, akala ata military yung sasakyan. Natawa lang ako kasi sabi ko, ang haba ng pila ng mga civilian, tinawag ako ng police, sabi dito. So, pinadaan ako, pinadire-diretso ko. Tapos there was also one time, experience ko sa dito sa Manila, napara ko ng yung parang policeman, yung mga traffic enforcer ng Manila, which is mali naman ako kasi nakita ko nga, hindi ko napansin, nag-red pala, tumawid yung sasakyan. So nung pinara ko, sabi ko sige boss, tikitan niyo lang ako kasi mali ako eh. Rerebihin ko na lang sa sa dashcam ko kung mali ako. At para kung tama naman kung tama naman kayo, pabayaran ko naman, walang problema. Eh nung nakita yung mga radyo sa loob ng sasakyan, sabi sa sir, anong trabaho niyo? Sabi ko, sir, wala akong trabaho, freelancer ako eh. Hindi sir, ano yung trabaho niyo? Hindi sir, freelancer nga ako. Sabi ko, sige sir, next time wag lang kayong ingat lang kayo pag nakikita niyo yung stoppage. Kaya napakaamot ako. Yun yung experience ko, ewan ko sa iba. Ito Angel. Ganyang issue, experience ko lang, sumasabit sa kisa ng parking lot sa mga mall. Ayun na kayo. Hulog mo yung antena. So, minsan, sa ospital, di ba may mga ospital na maliliit yung parking, So, yun, laging tumatama yung antena. Kaya ngayon, gamit ko maiksi na lang, yung dual bander na maiksi. Kasi minsan, gamit ko yung PO-150 na sa Robinson's Magnolia. Pagtingin ko, natanggal na mismo yung, nahatak na mismo yung antena, nahulog na sa sahig. So, buti na lang, nakuha ko pa. Ayun. Pero in terms of people wondering, sometimes meron din. At one point kasi I was operating portable. So meron akong mahabang fishing poles. Tapos nakalatag yung loop antenna, Tapos sa may tabi ng kotse 'yon. Ang taas ng malaki nasa parking lot. So I was looking at the guards. Parang they were nandun yung boss nila, nakabarong na parang gusto nila akong lapitan, parang gusto nila tanongin yung ginagawa ko, baka naman illegal o baka ako naman. So, pero wala naman, medyo hesitant lang din sila kasi baka intimidating din kasi you have your gear, I had my SUV na plain white, may haircut ko, mukha akong sundalo pero hindi naman, di ba? Naka-green pa ako, naka-hiking boots at may mga kung-unong gear, baka kala nila anong ginagawa ako ron. Anyway, yeah, it's it's a matter of explaining. Alam naman ako, we're licensed and we are experimenting, di ba? Basta hindi naman illegal yung ginagawa mo. But if you're on private property, syempre, pwede na sabihin, wag dito kasi, syempre, baka may maka-interfere ka sa operations nila, sa kanilang mga electronics din, di ba? Ayun. So, back to you, Nash. May kwento ka sa CW. So yun, ngayon nag-aaral ako ng CW at interesting. At siguro I think I don't want to limit myself with kasi yun panahon eh. Napansin ko from the last 2 years ng pagraradyo ko is that from time to time talaga nagbabago. What you want right now may not be something that you want tomorrow. Pero once na bumalik ka, at least the knowledge is there and you understand it. So like for example, I wasn't in DMR for about 2 years. For about 1 year. Kasi binenta ko lahat ng DMR gear ko. Tapos someone invited me back to DMR. So yun, mamayang gabi, meron kaming mag-NCS ako for DX1 AFP for the digital, for the DMR side. So yun, nagbabago-bago. Minsan gusto mo, minsan ayaw mo.
minsan pag wala kang magawa sa HF, lipat ka sa DMR kasi sa DMR pwede ka rin mag pwede kang magano mag DX ng nasa bahay ka lang tapos gamit mo portable radio. So there's a lot of ano interesting technology that's coming out there and sa akin ano don't limit ourselves especially mga bata kasi ngayon maraming ano iba-iba ng interest eh, 'di ba? Gusto nila magkaroon ng Internet of Things, yung interface between old school at saka new school. So I think at the end of the day, at the very heart of it, yung hobby natin, ano yun eh, ano yung term doon? Different, ano for different folks, yung parang ganun. Different stroke, different strokes for different folks. So kanya-kanyang ano yun eh, kanya-kanyang hagod kung ano yung trip mo sa hobby. So at the end of the day, respetuhan lang talaga. Tapos, you know, it doesn't mean na porket one person is into collecting. So like for example, si Tito Tracy Toledo, 'di ba? Grabe yung collection ng radyo niya, yung mga old school na radyo niya. Grabe yung ano collection niya. Naka-visit din ako sa bahay ni ano Tito Leo. Si Tito Leo nagbi-build siya ng mga radyo out of kits. So homebrewing, 'di ba? So may mga mahilig sa homebrewing. Si Tito Jason from Cavite, nakita ko yung bahay niya, ang trip niya talaga gumawa ng mga antena. So ano yan eh, iba-iba talaga tayo ng ano ng tawag, pero eventually pag pinagsama-sama mo yung collective knowledge natin as a group, malaki yung ano, malaki yung natutulong niya sa hobby. So I think ano, even public service naman din is also part of the hobby, diba? Yung agencies. Ay, sorry, sabi ko ano, the civic service, yung civicom service. It can also be ano eh, it's can also be part of that kasi you know there ano there activities, diba, yung mga like Sir Owen, diba, yung pag public service ng mga civic radio organization. It's yung bagay, yung it's their hobby rin, ano, yung pagtulong mo sa kapwa. Kumbaga radio is a part of that. So pwede rin yun both on the amateur and on the civic side. Yes, actually naalala ko pare, dito sa Marikina, very active si ano eh, si Kabalikat. Sila Tito Albert. Marikina. Yeah, ang Kabalikat Marikina nagdo-donate pa nga yan ng mga equipment sa Marikina government. So nung nagkaroon ng Ulysses ng 2020, so isa ako doon sa mga affected noon. Naaalala ko yung Kabalikat Marikina at saka with the help of Alpha Tech. Oh, Alpha Tech kasi nalilito ko lagi kay Alpha Tech at saka kay Alpha Source eh. Si Alpha Source kasi kay DU7J sa Cebu. So si Alpha Tech ng Marikina nag-donate yan ng ano mga Cygnus equipments kay Marikina government to help with ano to help with the recovery operations, to help with the rebuilding operations ng Marikina. So minsan nga nakakahiyamang aminin, minsan mas active pa yung civic organizations kaysa sa mga amateurs pagdating sa public service kasi talaga sila part ng ano nila eh. Ano ba masasabi natin, parang part ng yung parang mission statement. Oh, yun, part ng mission statement. Part ng mission radio, statement. Yung radio using parang ano lang siya, side lang ng main mission and goal nila. Yes, unlike sa amateur, it is part pero karamihan kasi sa atin more on the experimenting side. While sa Civicom, they're more on the public service side, which is why we need to be able to, you know, hindi porket civic organization, ibig sabihin, mas mainam kaysa sa amateur. Likewise, hindi naman porket amateur ka, mas mainam ka kaysa sa civic. Kasi at the same time, ano tayo? Again, iba-iba tayo ng kinakahiligan, iba-iba tayo ng gustong gawin sa paggamit ng radyo. So talagang respetuhan lang. At the same time, i-share ko lang din, during that disasters, lahat tayo, we are on the sitting on the same table. Pag dumating sa NDRMC o CD, nasa isang table lang ang both amateur and civic working hand on hand kasi tulungan yan. So yun lang, at actually darating tayo sa putong lahat tayo we will be coming communicating for each other. Kaya yun. Ano, anything else mga kapatid? Meron pa ba tayong naiisip? Ako kasi ano ba? Meron na ba dito sa atin nag-manpack? Yung naka-backpack tapos may dalang radyo? Oh, nasubuhan ko na isa mga una kong ano, iterations ng ano ko, go bag ko ay VHF UHF radio, ano. Ang ginawa ko, yung radio na dual bander and dual receiver na kaano siya separation kit. So yung radio nasa bag, yung baterya nasa bag. So hawak-hawak ko yung ano, yung head, yung face niya, yung control head and then yung microphone. Hindi ko pa siya actually nadala na deploy somewhere. Kumbaga binild ko lang
And pinicturan ko, tapos sa bakuran ng bahay, sinubukan kong talin. Yung antenna nasa gilid ng ano, nasa gilid ng, so nakalabas sa bag, ano. So yun, na-try ko ng, it's possible, pwede pala, kaya pala, ano. Kasi alam ko, maraming iba, they're, kasi hiking isn't really ano sa atin, you know. I mean, it's a very, parang minority lang, ano. Alam ko, may mga, may friends na nag-hiking, nag-mountaineering, pero in other countries, kasi siguro because of the climate, because of the weather, mas malamig sa kanila, mas madaling mag-hike. Yung maraming mahilig magpunta sa public parks, tapos nadalas yun ang manpack nila, operating their radios on, ano. Ang problema kasi sa HF, kailangan mo napakalaking antenna. So kung mag-manpack ka, mahabang-mahaba yung antenna mo, di ba? Siguro ilang meters yun, mga at least 7 meters in length, ano. So hindi ganun ka, ano, hindi ganun ka practical. Pero nasubuhan ko na rin, and mabigat kasi noong unang panahon, hindi pa uso yung lithium na battery. Uso pa lang yung mga ano eh, yung mga baterya ng motor. Bigat-bigat. Pare, na-try ko yan. Kasi umakyat kami sa hala-hala. Para dapat, di ba last year nagkaroon ng competition, yung VHF competition. Si yung memorial you competition. Oh, the extreme. Oh, kay Tito, ano? Yung kay Tito, ano? Alex, to Alex ba? I forgot, eh, basta yung VHF ano, memorial competition last year. So last year, umakyat kami pare ng Mount Halahala. Dala namin yung ano ko, yung mga gears ko. Pare, hindi ko in-expect na ganun kataas eh. Tapos sa kachinelas ako eh. Tapos kasama ko yung mga Boy Scout ng Marikina. Siguro yung gear na bit-bit namin, mga nasa 5-7 kilos. Eh nung time na yon yung gamit ko, ito, ICOM 705 na yung bit-bit ko nun, ito. So this one alone, nasa 2 kilos na to eh. Mga 2-3 kilo na yung bigat nito. Wala pa yung external battery, wala pa yung antennas. Pare, maniwala ka sa hindi, umuulan eh. Nagkakanda dulas-dulas kami sa bigat ng mga bit-bit namin. Tapos plano namin magdala pa ng malaking mass. Eh yung mass namin, 20 kilos. Sabi ko, hindi, iwan natin yan sa baba. Pero masaya-masaya yung mga ganun when you experience it. And I think it's quite interesting. Meron ba sa atin dito nag-ano, fox hunting? Or nakasubok na ng fox hunting? Direction finding? Actually, pagka-events, di ba? Pag mga... So, para event, minsan may ganun. Meron. May fox hunting. Well, ako nasubukan ko lang yun kasi I'm trying to find yung... remember, Angelo, hinahanap natin yung... yung signal. Yung signal. Kasi there is something interfering with the repeater input. So, me having a high location also in my roof, so nag-try ako fox hunting, actually directional hunt fox hunting. So I use a 3-element Yagi, VHF Yagi. Hawak-hawak ko 'yun, no? Ang tingin ng mga kapitbahay ko sa akin, nasa bubunga ko, anong ginagawa ko? Hindi, actually medyo no, medyo weird kasi yung itsura mo pag when you yes. do that eh. Yes. Okay. Medyo kasi weird. Kasi ganun ko, hawak-hawak mo yung antenna, tapos may hawak mo yung portable, laga ganun ko eh. May signal, 'di ba? The thing about fox hunting is hindi lahat ng magandang antenna, hindi lahat ng magandang radio magagamit mo kung nasa very urbanized place ka. Ang daming emissions. LEDs, high tension wires, mga karaoke system na ewan ko bakit ganun ang emission. Those kind of things. Pero masaya ang fox hunting. Naka-attend ako ng event na yan. I'm still a DY1 o a foundation class before. Sa Alabang yata yun o Paranaque. It's fun. Kasi ang gamit ko lang yun, yung pinihiram sa akin na maliit, mini Yagi antenna daw. Kinabit ko sa portable. And we really find those devices na for that emission. It's cool, but be sure you have a body around para may tatapik sa'yo ang sama na natingin sa'yo nung mama. Mamaya bigla ka nilang... May nag-observe sa'yo. Oo. Kasi hindi natin alam. For me, kasi talagang tututuan mo siya via sound and in direction. Hindi mo papansin na may sasakyan na or something na you're on the edge of the ledge. Just be careful on fox hunting. You have a body. Important kasi yun. Kasi there is somebody spotting you. Yun, tawag nila. Parang ano yan, pag nag-aakyat ka ng antenna, huwag niyong gagawin mag-isa. You need a spotter. Para in case may mangyari, may magka-aberya, may tatawag ng tulong. Hmm. Abanggit niyo yung ano ah, yung may nakatingin na kapitbahay. May mga kilala ako before, sabi nila, hindi sila makapagtayo ng antena sa labas ng bahay nila or hindi sila makapaglabas ng portable kasi medyo alanganin sa mga kapitbahay. Parang akala nila
either ano ka, either criminal ka, or yung mga criminal akala nila ano ka, asset ka or diba? So baka delikado yung buhay mo. So napanggit ko lang yun kasi siyempre sa mga ibang kasamahan natin na baka ganun pala yung neighborhood nyo, may mga ano mo yun, may akala ano ka na, akala asset ka, so baka targeting na nila yung mga ganun. So dapat talaga friendly ka. Kailangan talaga. Yes. Malaga yung friendly ka. Tapos educate. Oh. Yeah. Yan one of the traits of being a radio enthusiast. Kailangan friendly ka. Kasi ito, that, like me here in, well, sabihin ko na, Caloocan, alam nyo na, medyo fuzzy area. Pinakitinginan yung antenna ko. Para saan yan? Para saan yan? Communication na. DJ ka ba? Bakit may antenna kang ganyan? No, it's for just communication. Explain to them what is it for para at least alam nila din. Ah, okay. Hindi sila yung big question mark na pagdadaanan, pag dumaan sa dulo ng mga Marites, iba na ang labas. Mamaya, pagdating sa kabilang kanto, ang chismis na pala, iba. Di ba? Yeah. It's better to share your info. Basic info lang. It's for radio communication for this kind of things. Ganyan lang. Hindi, tsaka I think, ano eh, I think one thing din na maitutulong mo sa community is like, for example, kung ikaw may radyo ka sa paligid mo, di ba, pag panahon ng bagyo, panahon ng bahaan, you know, you're very active dun sa street mo, informing them, pag may emergency po tayo, pag po nawalan po tayo ng kuryente, tapos po kailangan nyo po ng information, lapit lang po kayo sa akin and I'd be more than happy po to let you guys know kung ano po yung nangyayari sa mga balita po sa paligid natin, sa munisipyo, sa Montalban, or kung ano man po yung mga kaganapan sa paligid natin, pwede po natin yan ipagtanong. So we need to be a little bit more proactive versus reactive na pag may nakasaway sa iyo, eh, ay hindi, ano to eh. Diba, ganito ko ginagamit yung radyo ko. So yun lang, yun yung pananaw doon. Angela, you're supposed to say. No? Ngayon kasi parang kakaunti na lang yung may setup. Kaya hindi na siya common. Kumbaga, pag may setup ka, parang nag-isip siya, ano ba itong mga matatandang tao ba ito na ang TV, yung antenna pa rin, hindi pa ba nila alam yung cable, Netflix, parang gano'n, di ba? Pero in the 90s, short kwento lang ako, yung wala akong formal na fax hunting competition na dinaran. Pero nung kabataan ko, college days, nagpa-fax hunting kami nung nagsasara ng frequency. So, hahanapin mo within the area kung sino. Tapos, alam nyo na, minsan may mga grupo na binabaril yung antena. Yung mga ganun, dati yung mga parang competition ng ano eh. Na hindi naman siya away, parang typical kasi dati na ano eh, palakasan. Yung, lalo na pag may bago kang nangyari, yung tiyatawag nga na booster. May nagsasalita na alam mong malakas ang setup, mataas ang antena, bigla mong aapakan. So, tuloy-tuloy na yan. Tapos yun, siyempre, pag yung mayroong mga hindi napagkasundo ang bagay, may nagsasara ng frequency. Yan na yung naghahanapan kami na kung sino yung jammer. Kasi dati halos bahay, alternate, ganun, halos magkakatabi, eh, may antena. So ang hirap mong malaman kung sino dun sa dalawa. Kunyari, lima sila. Pero tumayo ka sa gitna, magbunot ka na antena sa portable mo, lahat pumapasok. Ngayon, sino pipiliin mo sa lima na yon? Kung sino yung nagtatransmit. Siyempre, so may mga technique kami dati na ano, may mga siguro kung nauso yung China radio dati, ang ganda pang pakasabi mo. Kasi mahina yung receive niya eh. So pag may differentiator ka agad siya dun sa lima, malalaman mo kung sino yung malakas na malakas, sino yung ano. So siguro magandang ano rin. Ngayon kasi parang ano na eh, parang siguro nga technology medyo yung kabataan medyo hindi na masyado interesting sa ganung ayon ng antenna building na puro bili na lang plus more on computer. So tayo naman na into hobby, talagang pag hindi ka sumabay, may iiwanan ka. So hindi, you know, it doesn't mean naman na pag may bago eh masama. Kumbaga sa digital, mahina lang yung RF, hindi na siya radio. Amateur radio, di ba? Parang, pero meron pa rin, di ba? May RF pa rin naman siya. Kaya lang, talagang maliit na maliit. So, yun. Kumbaga yung change, sumusunod sa technology. Tayo, as a hobbyist, wala tayong choice na kung magstay ka dun sa kung nasan ka, okay lang. Ano mo yun, choice mo yun. Eh. Kaya lang, hindi mo ma-force lahat na papasok sa hobby na to na magstay siya nakasama ka.
o kasama mo siya na magstay lang kayo doon. Kasi ang daming evolve, mag-evolve yung hobby natin na napakaganda talaga na ang daming ayan. At saka ano rin, isa rin doon, huwag kang mahiya kung meron kang sinusubukan at inaaral na, alam mo eh, small steps, diba? Kasi syempre, iba, baka ka mo, uy, napakataas na ng setup mo, napakaganda na, napakamahal ng gear mo, diba? Actually, it can be an expensive hobby, diba? Either buibili tayo ng gear, minsan nagbibuild naman tayo, pero syempre, hindi naman lahat sa atin maraming pera, tulad ni Kuya Nash, no? Oo, tama. Ito ko na tamay dyan. Wala ko na lang bili. Oy, oy. Kung mayroon tayo mga panimula lang, okay lang yan. Huwag din mahiya magtanong. Kasi isa rin sa mga ano yun eh, isa rin sa mga napag-aawayan. Bakit may mga tao nagtatanong ng mga basic stuff, may mga tao nagtatanong ng mga dapat alam mo na. Hindi naman eh. Para iba-iba tayo ng pinagsimulaan. Iba-iba tayo ng level of understanding. Na kung yun ang tinututukan mo, yun ang inaaral mo, okay lang yan. Arali mo yan. Kung hindi mo alam, tanungin mo. Pero yun naman, arali mo rin talaga. So, sabi nga ni Kuya Owen, mahirap din makipaghabulan, makipagsabayan. No? Pero kung ano yung kaya mo, yun ang gawin mo. And evolve. Yun. Huwag din maging stagnant sa isa lang. We all start naman talaga in small things. Eh. Di ba? Just like nung the previous episode nga na share ko, I started with a G.I. Joe walkie-talkie. Diba? O sooner or later, wag i-increase yung kailangan mag-upgrade at upskill also. So pag nag-upgrade ka, mag-upskill ka kasi you need to learn how to use it and how it functions. Sa atin lang, let's be open. Tama, tama. Pero, you know, sabi ko nga, katulad ng madalas natin sabihin dito, we are not experts. We are just merely sharing our experiences and I think even sa licensing, ako at least ang view ko pa rin sa licensing is you know, when you get license, you get privileges and yung privileges na yan you know, nakatali dyan yung ano, yung responsibility ng experimentation. Kasi minsan it's not really na gusto mong ipagmayabang na ganito yung class mo sa amateur, but rather you want to experiment doon sa mga frequencies na gusto mong pag, you know, paglaruan. So like for example, sabi ko nga kila Angelo the other day, sabi ko gusto ko mag-experiment ng 20 cm na radyo. Kaya lang ang problema kasi sa 23 cm na radyo, yung 23 cm band, wala naman akong kausap. Ako lang mag-isa. So sabi ko gusto ko mag-experiment. Kasi sabi ko parang mag-experiment ako, kausap ko tayo, ako lang din at saka ilan. May limang taong gumagamit niyan, 1.2 GHz. Meron niya. May repeater pa dati yan eh sa ano, sa dito sa Antipolo may repeater. Yan, malapit sa inyo. Oh, sama ako nagtayo ng antena noon. 'Di ba? Kasi kay Tito Eddie. Kasi ano eh, pang-anim ka na. Kung lima yung pang-anim ka na. Kasi 'di ba, interesting siya. Tapos you know, you get to find out. So like for example ngayon, I'm starting to learn RTTY, yung RTTY, kasi hindi ko pa siya napag-aaralan. Nagtry ako ng FT8, medyo sabi ko interesting, pero yeah, I find it interesting. Pero meron kaming kasama na si Gary, si Gar. Talagang full-time FT8. Ang dami niya nang na-DX sa FT8. And recently meron siyang contact sa South Pole. Na kahit ako sabi ko, napawawa ko kasi sabi ko, South Pole. South Pole ba 'yun pare o Alaska ba 'yun? Hindi ko maalala eh. Basta yung yellow pre. Layo. malayo yung contact niya eh. Napag pinag-isipan mo, nakakainggit. So, ano yung kanya-kanya talagang ano, kanya-kanyang ano, trip. So anyway, siguro 'yun lang yung sa side ko. Again, ako yung nagpapasalamat sa mga kasamahan ko dito for always joining us here sa Radyo at Kape. Again, this is Nash, amateur call sign N4SHX. Bumabati po sa inyo lahat ng 73, mabuhay and ingat po tayo lagi sa COVID-19. Pasok ko muna kay Kuya Kiko. Okay, again, salamat at lagi namin paalala, hindi kami experts. We would like to share what we know and what we experience only. And stay safe and stay healthy para po sa lahat. At iwasan po natin makipag-away. Be courteous. Let's all enjoy the happy. Okay, pasa ko muna kay Tito J. Ayun,
Hindi, kay Kuya Angelo muna. Kuya Angelo muna. Okay. Sige, salamat, Nash and Kiko, and of course, si Sir Owen, for always being here for the interesting discussions. And ako naman, gaya nga sinabi ko kanina, napakarami ng pwede mo explore. And, you know, start with what you can and with what you have. And try, you know, you can always try different things. Tama nga sabi ni Kiko, upskill, minsan upgrade, minsan gagastosan mo, minsan kahit hindi mo gastosan, kahit yung mga, kung ano yung meron ka, kung ano yung kaya na resources mo, di ba? Kasi isa rin yan eh, na parang minsan, madi-disappoint ka lang pagka hindi mo mabili or ma-achieve, di ba? So, no need for that. You know, you can find a lot of things you can do. Okay, so this has been Angelo for I1 REC, also known as N2 REC. Pass ako kay Sir J, Sir Owen, for our concluding words. Yun, na-mention lang natin kanina yung contest. Tinignan ko sa Facebook. DU3MY Memorial Contest. Yun. I think yun yun, di ba? DU3MY. Tama, tama. Tapos, may isa-shoutout sana ako kanina. Ay, may mention ko na rin si Tito Chito Albero. Hanapin mo siya. Kaya lang ano na siya, SK na. Tito Chito, namimiss kita. Isa sa collector. Pag nakita mo yung collection niya ng mic, nako, Tito Nash talagang. Ano ba yan? Yan ba yung mapapa... Dito na lang mapapawaw ka. Kasi yung collection niya, by brand, tapos by type, tapos by band, antena niya, nakakaon lahat. Basta, itatry ko i-forward sa'yo yung mga pictures niya na pinaward sa akin. I have a chance na makilala siya in person sa isang para event. Pero yun, hindi na, kinuha na siya. Napabait na tao. Tsaka idol talaga. Ayun, so hindi ko na patatagalin. Maraming salamat po mga kabisyo. Ito po si Owen, kasama si Tito Nash, si Tito Angelo, si Tito Pico. Bumabati po ng isang 73 mabuhay. Season, episode 4, Kapi at Radyo. Magandang araw po. And for SHX, November 4, Sherwood Hotel Luxury Listening.